Okay, so good evening, and this is a sample follow-up lang. So I'm gonna be using the most updated version of Visual Studio 2012. Although there are Visual Studio 2017 sa nakita ko kasi yung trial period pa rin siya, so hindi muna ako nag-update to something that is really up to date, like 2017 Visual Studio. So since ito yung ginagamit sa school, ito lang din yung ginamit ko sa for this one. So sa example natin, let's see if there are any changes. Winforms application, same na. Let's try for sample search. So nilecture to last time. So maglalagay tayo ng search function. I hope this is a bit fast. Medyo mas okay yung unit na ginagamit ko dito. Although the screen is bit, this is FHD, no? Malaki talaga yung form na ginagamit ko. Let's see. Are there any changes in the... Wala naman, no? So, very fair. Let's add a new item. Let's see the service-based database. Lagay tayo ng products. Sa example. DB products pala. Papangalanan natin DB products. Okay? So, add natin siya. And then, supposedly, this will be able to create a local database for us. This is a bit fast than usual sa school, no? So, maganda na hindi masasayang yung oras natin. So, it will be creating its own dataset. It will be added on your objects for your project. So, if I do check, let's say, the server explorer, wala pa akong, table. So, tandaan, basic lang naman yung papakita ko. Palitan ko lang yung pangalan, TBL products. So, para mag, ma-relate natin kung ano yung gagawin natin sa kanya. So, lalagay lang ako ng product ID. Let's say, product name. And then, product price, I guess. Okay. And then, teka, bakit barker? Category pala ito. Lagyan natin itong category. So, siguro okay na itong tatlo kasi ang gusto lang naman natin makita kung paano yung searching para at least mas maintindihan kung paano, how it really works. So, I have three fields. This is gonna be the basis for my search. Hindi, lagyan na natin yung price pala. Product price. So, let's say double. Laban double dito. Money. Lagyan natin dyan money. Yan, option. So, update database. No? And then, generate script para makuha natin yung blueprint ng database natin. And, update database kung update lang natin locally. So, we click update database. Immediately, we'll be seeing the green check below. And let's reload our database on the side. So, in the event, no, gagawa rin ako ng tutorial kung paano paggamit ng access, if ever. So, malaking tulong to sa mga, sa mga nag-program talaga. Ako kasi, hindi ako nag-install ng server, 2012 SQL server. One time kasi na nangyari, nung in-install ko siya, nahirapan akong mag-uninstall. So, na-format yung buong computer ko. Kasi hindi naka-set up yung computer ko na maayos. So, nagkaroon ng problema. Close ko muna to. So, ang goal ko lang naman is design eh. So, maglalagay lang ako ng, at least, let's say, about 4. Ay, teka, int yata itong ginawa ko rito. So, lalagyan ko lang ng 1. So, let's say, Ariel, category niya. Ang category niya ay bleach. And then, product price niya is, let's say, 750. Ay, magiging ano to. 2, let's say, Tide. Product category niya is bleach pa din. No? Let's say, 8 pesos. 3, lagay natin si, let's say, si Noah.
So snack to, snacks. And let's say it's about 15 pesos. Number 4, let's say, hanap tayo ng iba pa, like Lego, sardines na. Canned goods, maging natin na yung category na yun. So random lang to, ha. Ang gusto lang natin, although hindi masyadong proper yung nakalagay, ang gusto lang kasi natin makita is kung paano yung pinaka search function mangyayari. So let's say 20 pesos lang. So reload ko lang, just to be sure na okay yung data natin doon. So let's put in first, syempre ang una natin gagawin is i-design natin yung form. So ipipin ko lang to, then I will not be using any more clickable text boxes, okay, or I mean buttons pala. So I will be just putting in something like this. Okay, so let's try to make it very user friendly. We have a text box right here, and we will give a one basic instruction on what we'll be searching. Let's say lagay natin dito, write down on the text is search by product name. Okay, then we cut this one and put it inside. So control X, control V ko lang yan, ha, para hindi ko yung malito. Okay, let's say search product, lagay ko dito sa form para medyo maayos. Search product. Yan. Then let's go and get the grid view. So tandaan, ano lang to, ha, basic na ano lang. Let's say search lang. So nag-automatic siya based dun sa name. So what I will do, let's see. App config ko, meron na siyang local. Would I really need, kailangan ko ng connection. So mag-add ako, then syempre class, then sa mga estudyante ko, hinihiwalay ko yung setting ng ano, ng connection, no? Just to be sure. So I will be using, nakaya natin, using system.data.sql client. And then let's try to create the connection right now. I will be using the basic na public static con, public static SQL connection, con is equals to new SQL connection. Always remember yung ibang estudyante ko nagkakaroon ng problem sa connection pag pinapasa sa ibang computer. So ang ginagawa ko lang, be sure to actually rebuild your solution para lahat ng problems dun sa setting kailangan maayos pag nira natin. Kasi minsan yung setting, kung ano niya kasi during runtime, hindi siya nababago kahit i-copy-paste mo siya. Kunyari, ilipat mo sa ibang computer, hindi nagkakaroon ng problema. So, balik tayo sa con class, copy-paste natin yung link na kinuha ko muli dito sa app config. Ito, so nangyari ito nung ginawa natin yung database natin. So, I will be just gonna be going to the connection class. So tandaan, there are a lot of ways to actually do this. Now in that event na meron kang ibang proper gusto mo ibang way to do this, okay lang naman, wala naman tayong problema doon. We're just gonna be putting in or giving in one way to do it. So //, so it's gonna be a local database that is within your folder. So ako nasa ano ko siya, nasa projects folder ko siya. So the /// eliminates the error on locating the database. So iba ang database during runtime, ibang database during design view. So that could be a problem in some cases. Anyway, check natin kung paano yung ano, yung search mangyayari. I have a connection already. I'll just gonna be going with this. I'll be using the, ilo-load ko muna pala dito. Load ko muna. Magkikreate ako ng isang bagong set ng code. So, private void load data. So, papangalanan kong load data itong function ko na ito. So, this is a
own connection or own type of coding, or I mean function, or your own creation of your function. So ako, load data yung gusto kong gamitin. Actually, kung gusto mo i-separate ng class, wala na naman problema yon. Mas madaling i-call out yun. Kung kunyari, mag-create ka ng class, tapos lahat ng mga sub-functions mo nandun, wala na naman problema siguro. Okay, so, let's see. May data na ako. So, gamitin kasi natin yan sa data table. Using system.data.sql client. Just to be sure, although, kasi, yung mga itong mga library na to, no? Hindi naman lahat na nagagamit yan. Kung mayroon kang gustong idagdag, pwede. So, load data, let's say, SQL, data adapter, DA is equals to new, DA is equals to new SQL data adapter. Okay? And then, lagay natin dito yung select function natin, select query natin, select asterisk lang. Ay, di, actually, i-filter natin. So, as a reminder to you guys, hindi natin lahat ilalagay dito. No? As much as possible, limit natin yung mga nakikita natin dun sa ating ginagawa. Kunyari, marami kang fields. So, syempre, yung laki ng form mo, magkakaroon ng sliding bar dito na since hindi nag-cache yung laman mo ng fields. So, ako, I would suggest na piliin lang yung mga bagay na kailangan talaga. Like say, product name, tsaka product category lang ang i-display natin. Let's see. To be sure, always check your field names. Okay. Then, from TBL, ano ba ito? Products. Okay. Select as from TBL products and then you put in your active connection. So, meron kasi naka-class kasi yung connection natin. So, conclass.con. Okay? So, ito yung connection natin. Nag-create tayo ng adapter na pwedeng kumonek dun sa ating database. Pero may rule tayong i-apply. Pipiliin lang natin kung ano yung isi-search natin sa kanya. Eventually, on this one, namili lang tayo ng dalawang fields. Pero, ano lang to? Kumbaga, di-display niya lahat, walang masyadong restriction, walang conditions, kumbaga. Okay, so data table. DT is equals to new data table. And then let's fill on the data table kasi ito yung tinatawag kong virtual table sa mga students ko. The virtual table will contain whatever data has been queried from our database for the table. So we put in da.fill. Pupunain niya yung data table ng data na manggagaling doon sa adapter natin. So yung link mapupunta rin. Then the data grid view 1, yung data source niya kunin natin dun sa ano natin, sa DP. Okay? So yung data grid view, yung laman niya manggagaling doon sa DT, which is nilamanan natin kung ano man yung nakuha natin doon sa database. Okay, so I will just gonna be loading the data immediately. So after I do press Ctrl F5, TLB, sorry. So huwag tayo magpanic, close natin siya. Ang pangalan, TBL. Okay. Ayan. So, meron tayong isang sample ng search. So, ang goal natin dito, pag nagtatype tayo rito, immediately na filter niya kagad yung laman. So, ito yung tinatawag na function na search as you type. So, habang nagtatype ka, na-filter niya kagad yung laman ng database mo. So, palitan natin ito ng pangalan. So, proper naming, txt search. Okay. Then, double-click natin siya. Lagay natin dito, txt, ano pala, pag nagtatype tayo, mag-filter na kagad yung database, o yung laman ng grid view. Now, to be able to do that, gagamitin naman natin yung load data. Kaso, magka-condition muna tayo dito. If yung txt search daw, dot text, kung wala siyang laman, hindi ko pa pwedeng ilagay na null eh. Okay, kasi spaces are still considered as para bang characters. So, ang lalagay ko rito
if TXT search is equal to blank, okay, then ang gagawin niya, maglo-load data siya. Load data kasi wala naman nakalagay. Okay? Pero yung else, medyo mag-iiba ng konti. Magsi-search din tayo. Okay? Magsi-search din tayo. Yan. So, kung ano yung ginagawa nito, hindi niyang gagawin niya. Nagsi-search list niya. Pero iibayin natin yung kanyang select. Yung select natin dito, magkakaroon ng condition. Where the product name, yung product name daw, is equivalent to single quote, double quote, plus text search dot text. Okay, so then pinagigitnaan, concatenation nito is single quote, double quote, plus, and then plus, double quote, single quote. So yan yung ano, yung paraan niya. So kung ano man yung tinitext natin, sinesearch niya na yung database. Pero base dun sa ano, sa kung may laman man. So immediately nagkakaroon ng loading na ng data every time na nagte-type tayo. So every single letter dapat. Ang problem lang dito, papalitan natin 'to ng like kasi yung like function is to be able to search. Kunyari, mahaba yung data, 1,000. If you type letter L, lahat ng letter L lalabas. You will be putting in as the percent sign here for the like function para makapag-search siya dun sa database natin. So, yun yung pinaka parang quotation natin for concatenation pala for searching or using the search as a type function. So, pag control F5 ko to, pag nagta-type ka na, so, let's say dun sa Ariel tsaka Tidy, sila yung may letter E, so, nasi-search siya. A na. Pag winner ako to, lahat. Kasi yun yung function na kapag walang laman, ayan, pag walang laman, i-load mo lang lahat. Which is ito yung ano natin. Code natin dyan. So, let's say letter L, Lego, O, diba? So, it's a best way to, ano, to do searching just in case. Kunyari, gusto mo makita lang, let's say, marami yung estudyante, tapos, siyempre, iba pa yung pag-view ng data nito. So, you could actually add more fields if you want kapag marami kayong fields do sa inyong table. Pero ako, dalawa lang yung ginamit natin sa example natin ito. So, I guess that's it. This is the search as a type function that you could use for your system. Definitely, this will help. No? Mapapansin na saglit lang natin siyang ginawa. You could actually pause this video if you want to see the codes. But definitely, I have been explaining everything. Siguro dadagdagan natin to in the next few days. Kung pag sinipag, syempre, at saka pag may time. Kasi I do have a lot of things to do. Sa free time ko na lang ito ginagawa. Okay, so yun lang. And I hope this helps. Share if you want to actually share this to other people. Para at least may knowledge sila sa programming dagdag ano lang. Okay, so yun na po and maraming salamat.